Ano-ano raw ba mga dahilan? Bakit daw ba gustong paalisin sina? May Mendoza, Paolo Banisteros, Ryan Agoncillo, at si Riza May Dizon. Nagpasalamat si Claudine kay Dennis. Maraming salamat for loving my kids. Ito yung sabi niya, yung picture na kumakalat na ngayon. At saka yung video na nagyakapan silang maghipag. Aba, meron po tayong Jolina Magdangal at saka Julian San Jose na talagang pinag-aagawa ng mga tagahanga ang titulong Pop Icon. Ako, isa pong napakainit na pagbati para sa ating mga SNNers dito sa ating bayan, lalong-lalo na po sa magigiting nating OFW sa buong mundo. Wala po kaming gustong sabihin ni na Romel at Wendell, kundi maraming salamat po sa ibinibigay niyong oras at magandang numero sa ating programa. Tama, Romel Chica! Tama, Nay! Kumukulong mga intriga ang aming hatid sa inyong lahat. Yes. Ano naman kaya ang masasabi ng ating barikot? Wendell Alvarez. Siyempre, bumabalik ang ina. Kaya bumabalik din dito ang intriga sa loob ng Showbizlandia. At pakinggan yung aming mga opinion. Ay, bumabalik ang init. Nawala pero bumalik. Parang gano'n, parang klima. Totoo. Okay. At siyempre, lahat po ng gusto nyong malaman, lahat po ng mga isyong pinagpipistahan, alam namin, dito nyo po inaasahang mapanood at marinig. Siyempre, ito po ang ating programa at ito ang Showbiz Now! Now! Kasi po, nung banggitin namin yung apat na Dabar Cads na gustong tanggalin ng Pamilya Halosos sa Itbulaga, ang dami po nagtatanong sa amin, ano-ano raw ba mga dahilan? Bakit daw ba gustong paalisin sina? May Mendoza, Paolo Banisteros, Ryan Agoncillo, at si Riza May Dizon. Siyempre po, kailangan po namin hanapin ang mga dahilan kung bakit. Tama, Barikotot? Oo, siyempre. Kailangan talaga, pag tinanggal ka may dahilan, hindi pwede yung basta tanggalin ka na nang walang dahilan, diba? At kailangan kapag inihain natin ang mga dahilan, konkreto, detalyado, diba? Okay, una nating tatalakayan. Ano sa palagay mo dahilan bakit gusto nilang mawala na si Maine Mendoza sa Itbulaga? Hindi, kasi ang sabi daw, parang una-una, diba, parang narinig, gusto daw tanggalin si Maine Mendoza kasi gusto palitan na ni Soraya. Okay. No, na magdadasmas, diba? Ano magdadasmas? Oo, dabs. Dabsmart. So, okay. Diba, nang ganun-ganun, diba? Pero, nung makita ko si Soraya sa picture niya, parang bagay nga naman siya. Na maging dabmart niya na forever. Hindi na kailangan numiwingiwi. Hindi yun na. Yun forever. Yun na yun, okay. Okay. At ano pa? Ano daw ang sabi doon nila, parang hindi na daw uso ang yung ginagawa ni Mendoza si Aldab. Aldab, yung Aldab, parang tapos na ang panahon ng Aldab. 2015 ipinanganak ang Aldab. Hanggang ngayon mainit pa rin. Pinagsawaan ng publiko ang Aldab ay Aldab pa rin. At hanggang ngayon hinahanap ang anak ng Aldab. Diba? Gusto mo bang hanapin? Diba? Tatawid ka papuntang isla at makikita mo, tumatakbo na raw yung bata. At may kasunod pa ata daw yun. Makalawa pa lang ang anak si Maine. Nanindi man lang natin naramdaman na naglihi, nagdalantao, at nanganak. Walang kahit anong pahimakas. Diba? Nakakaloka yan. Kaya siguro aalis eh. Hindi sila naniniwala. Okay. At ano naman yung kay Ryan Agoncillo? Ito naman, napaka-unfair naman ito para kay Ryan Agoncillo, na kung saan doon lang doon siya maaasahan. At kapakipakinabang si Ryan sa Itbulaga pag may interview na English portion. Ay, para naman yatang unfair talaga yun. Diba? At saka parang minamaliit mo yung mga hindi umi-English. Diba? Mali. Eh, pwedeng-pwede si Ryan isa lang sa kahit anong segment. Ipinanganak na host si Ryan Agoncillo. Totoo. Kaya hindi dapat minamaliit ang kanyang talento. Correct. At saka, bakit doon lang siya kayang
kaya lahat gawin ni Ryan, mapatagalo nga pa Ingles, lahat-lahat. Tapos doon, sasabihin, Ingles. At saka may charisma sa publiko. Tama. Sa iyo. No, ang lakas. At saka nga sumikat, sumandali yung talentadong Pinoy eh. Mm-hmm. Dahil nung mag-go siya, diba, magaling. Magaling siya. Sa TV5, yung talentadong Pinoy. Totoo. Siya ang nag-timon yan, ilang taon yan. At si Ryan ang dahilan. Isa sa mga dahilan kung bakit nagtagal ang programa. Tama. Ako naman, yung tungkol kay Paolo Ballesteros. Ay, tama bang ikatwira na puro kabaklaan lang daw ang alam ni Paolo? Ay, di ba nakaka-hurt? Eh, nung panahon kasagsagan ng Aldab, sino ba ang bumuhay do sa kalye serye? Ay, di ba? Kundi ang mga lola. Di ba? Sino-sino ang mga lola? Lola Tinidora. Lola Tinidora. Lola. Ano? Lola Dora. Lola Dora. Uy, walang Lola Dora. Lola Dora. Basta, si Jose, si Wally, at si Paolo. Click na click po ito, grabe. At saka, ano yung hanggang pa makeup-makeup lang daw si Paolo Ballesteros? Ay. Yaman po ng mundo ng sining ang kahusayan ni Paolo sa pag-makeup na kaya niyang plakaduhin kahit sinong international star. At saka, hindi lang yun, Nay, napakahusay kami mga komedyante. Pag pinunolo namin si Paolo, nakakatawa siya. Ay, oo naman. Ang husay niya magpatawa. Bakit ang talento, krimen po ba yun? Ba't kailangan tanggalin porque puro kabaklaan lang daw ang pinakikita sa publiko? Yung kabaklaan pong sinasabi ninyo, yun po ang isa sa mga dahilan kung bakit umangat ng umangat ang numero, ang ratings ng It Bulaga. Tama. Diba? At kung ayaw yung sa kabaklaan, eh paano pa kayo sa kaibang show? Diba? Yes. Diba? Ano ba pinaiiral ng iba? Di baklaan din. Diba? Diba pa yun? At saka alam mo nung pandemic, kung yung It Bulaga, nung pandemic, diba? Hindi ba umangat yung ano ni Paolo doon? Kasi ang galing niya mag-ano doon sa mga ano. Magaling siya. Ang galing-galing niya. Kaya hindi dapat na sinasayang ang ganitong klase ng talento. Totoo. At si Ryza May Dizon, binigyan na po natin siya ng sapat na panahon nung mga nakaraang episodes nitong ating SNN. Alam na po natin ang mga dahilan at ang mga silitang ginamit na hindi nararapat para sa isang magaling at talentadong bata na tulad ni Ryza May Dizon. Tama. Diba? Alam mo, sa kanilang apat, pinakanasaktan ako kay Ryza May. Nasubaybayan ko kasi nung manalo siya sa Little Miss Philippines, kung paanong binigyan pa siya ng isang programa ng Tape Incorporated, Mr. Tony Tuviera. Alam mo yung lumaban yung bata na meron siyang dahilan, may cause yung kanyang talento, pagtulong sa pamilya, nakaangat din ang kanyang talento sa klase ng programa tulad ng It Bulaga. Ang laki ng ambag ni Ryza. Sinunong. Diba, sinunong. Tama. Tapos sasabihin ninyo, hindi siya nararapat na maging bahagi ng programa dahil hindi siya kagandahan. Inuulit natin, ang kagandahan po ay hindi dapat na ginagamit sa anumang larangan. Kay maganda, kay kulang sa ganda, yung talento po muna ang dapat natin tingnan, hindi ang itsura. Tama. Oo. At sa kanila rin lang galing yung sinabi na noong dumating si Ryza, yun ang isa sa nagsalba sa kanila. May ipanganganak. May ipanganganak. May isang bata. Tumaas nung pabwala na naman sila, yung Aldab na naman, di ba? Laging may ganon, laging may ka... May sumusunong sa programa. Kaya, yun po ang mga dahilan na nakuha namin kung bakit ipinagpilitan nila na mawala yung apat na hindi pumayag ang Tito Vic and Joey. Siyempre, hindi papayag. Matagal na panahon po na nagserbisyo yung apat, tapos iitsapwerahin mo na lang. Pero, alam mo, para hindi tayo gaano masaktan, alam mo ba na ang Tito Vic and Joey ang gusto ng mga lusos mag 3 times a week? Ay! Lalaban kayo doon. So going na rin pala talaga. Papunta na rin pala doon talaga. Three times a week. At yung ginawa nga kay Mr. Tony Tuviera, di ba? Ang sabi, nag-resign. Hindi po, pinilit siyang mag-resign. Dahil siya po ay may edad na at nakatungkod na nga. Napaka-unfair. Kaya baligtaran na po ito eh. Panindigan nyo yung mga sinabi ninyo na napakarami pong nakakarinig. Hindi nyo maaaring i-deny yan. Maraming tenga po ang nakatuon sa inyo nung ipagpilitan nyo na tanggalin ang mga personalidad na ito.
Tama. Alam mo, talagang sa ganitong klase ng ano programa niya, pamamalakad na sa programa, talaga magkakagulungan talaga sila. Eh, mautang na loob pa naman ng Itbulaga. Yun na nga. Ay, oo na. Kaya, Jimmy Santos, diba? Aiza Siguera. Oo. Anjo Iliana. Tony Rose Gaida. Tony Rose Gaida. Mm-hmm. Napakarami nila na talagang nung medyo, ika nga natin eh, umaandap-andap na yung kandila ng popularidad, andyan pa rin sila. Oo, tinutulungan tama. Ang mga personalidad na ito. Hanggat maaari nga ang TVJ nga, ayaw nilang tanggalin talaga. Hanggat maaari, kahit ang uugod-ugod pa, basta andyan, pamilya sila. At kitang-kita naman yon sa harap ng mga kamera. Tumatawid po yan sa manonood. Kaya naman, sobra po silang minahal ng publiko dahil sa kabutihan ng puso ng Tito Vic and Joey. Diba? Ganun ang tatanaw ng utang na loob. Hindi ngayon na TVJ kayo. Kayo na yan, diba? Hindi. Maraming tumulong sa inyo para tuloy ang maiangat ng maangat na maangat ang Itbulaga. At saka hahangaan mo talaga sila na yun. Hindi katulad ng ibang artista, di ba? Noong nagsisimula, andyan, may mga kasama. Pero nung umalago na ang karir, naiwanan na sila. Wala na. Hindi katulad dito. Nakita mo, pilit na pilit kung saan sila nandun lahat, sama-sama tayo. Kahit ano pa man ang nangyari sa karir mo, basta naging kapamilya ka namin, naging kasama ka namin. Nandito ka. Nandito ka. Dapat ganun. Totoo yan. At saka maganda yung PBG, ang si Tito Vic and Joey. Binibigyan nila ng pagkakataon ng kanilang mga kasamahan na mga tama. Hindi sila matakot sa mikrofono. Ay, totoo. No? Totoo. Sabi nila, nagsasawa na siguro sa hosting kasi apat na dekadang mahigit na. Hindi po. Meron po talagang personalidad na ayaw pagsalitain ang kanilang mga kasama. Alam mo. Ay, oo. Diba? Alam naman natin. Gusto nila siya lang. Oo. Gusto niya siya lang lahat. Eh, sana mag-solo na lang siya. Diba yung mga credit grabber na tinatawag? Totoo. Na ang akala eh, siya lamang ang nag-iisa na reyna ng entablado. Hindi ganun. Ay, pwede. Ayan. At dahil dyan, binigay na po namin sa inyo ang mga dahilan kung bakit ano ang piyesang gusto mong ihandog sa apat na personalities na ito. Si Maine, si Ryan, si Paolo, at si Raiza. Ay, di kakantahan ko sila ng magandang kanta ito. Maganda raw. Sikat yan. Sikat, sikat ito. Nagandahan ko sila ng... Ay, asahan mo, sikat ito ha. Ay, sikat ito. Pag sikat yan, alam namin yan. Ay, sir. At ipinipilit. Sikat daw. Sikat talaga ito. I can't smile without you. I can't smile without you. Ituloy mo. I can't laugh without you. I can't smile without you. If you going through what I'm going through. Tama. Inulit mo lang. Without you. Diba? Yun ang gusto mo. Oh, totoo naman, pag wala sila, hindi na tayo magiging happy. Hindi na kompleto. Oh, diba? Hindi na kompleto. Okay. Gusto namin ni Romel, bangkaan mo ang susunod nating topic na isyung pinag-uusapan po ngayon, mga kachika. Ay, oo. Oh, oh. Ay, itong susunod natin na isyung, ito, ano ito eh, yung parang... bumulwak ito kaagad yung issue ito nung nakaraan araw na nung Father's Day. Okay. Oo. Kasi di syempre, ito si Dennis Padilla at saka si kay Claudine Barrito, di ba? Nung nagkita siya sa isang ano? Nagpost muna. Nagsimula po ito sa pagpo-post na binati ni Dennis ang pagtatapos ni Sabina, ang adopted daughter ni Claudine. Nagpasalamat si Claudine kay Dennis. Maraming salamat for loving my kids. Totoo naman po yun. Si Claudine po sa kanilang magkakapatid ay tunay naman na nagmamahal sa kanyang mga pamangkin. Nung maliliit pa po sina Julia, si Claudia, talagang siya ang kasama. Siya ang gumabay. Nagsushooting siya, kasama niya sa set. Nagsishopping siya, kasama yung mga pamangkin. Ang tawag nila, Mama Pretty. Mama Pretty. Eh, nagkataon pa po, eh, inaanak ni Dennis sa Binyag, yung dalawang maliit pa niya na inadopt. Ay, eto diba? Na. Eto yung sa Binyagan, na, yung picture na kumakalat na ngayon. At saka yung video na nagyakapan silang maghipag. Correct. Diba? Pero, kasi alam ni Dennis Padilla,
kung gaano kamahal ni Claudine, Claudine ang mga anak niya. Ang mga anak niya. Kaya sila nagtagpo-tagpo doon. At saka, sabi niya, no kuya, you can visit my kids anytime. Sabi niya, pwede tayo mag-dinner, treat ko. Correct. Sabi niya. So, doon po talaga ay nakuha ni Claudine ang puso ng mga kababayan natin. Ano ang kanilang sinasabi? Mabuti pa si Claudine, binibigyan ng pagpapahalaga ang bayaw niya. Mabuti pa si Claudine, ina-appreciate yung ginagawa ni Dennis sa mga anak niya. Samantalang ang mga anak ni na Dennis at Marjorie, talagang dead ma sa kanya. Ay, oo. Oh, oh. Diba? Doon na naman napunta ang usapin. Mm-hmm. Kasi lalo na nag-celebrate ng Father's Day, wala naman bumati sa mga anak niya. Ako gusto kong huwag paniwalaan yung mga nababasa kong komento na maaaring na-brainwash ng gusto ni Marjorie ang kanyang tatlong anak. Pin-brainwash daw ng todo-todo kaya walang pagtingin kay Dennis. Mas gusto ko namang maniwala na ang mga anak habang lumalaki, nagkakaroon ng sariling pag-iisip na kahit ano pa ang gawing panlansin ng magulang, hahanapin at hahanapin pa rin yung oo, lalo diba? Sila. Napakatalino mga batang yan. At yung may mga cellphone naman sila, di ba? Kung wala sila sa bahay, pwede naman tawagan, Dad. Pwede naman ganun na kung gusto nila. Pero ang punto kasi dito, wala talaga. At saka hindi natin alam. Yun na. Hindi natin alam kasi kung ano talaga ang tunay na ugat kung bakit nga ba si Leon, si Claudia, at saka si Julia. Ganun na lamang ang layo sa puso ng ama nila. Eh nagre-reach out na si Dennis eh. Isa pa yun. Diba? Siya na nagpapakumbaba bilang ama. Siya na nagsasabi, I miss you mga anak. Pag magbe-birthday ang anak, andun si Dennis, bumabati. Pero wala eh. Walang kahit ano man lang. Walang reaction doon sa kabila. Kaya ang pinupupog po ng pambabas ngayon ng ating mga kababayan. Si Marjorie. Si Marjorie. Diba? Kasi doon mo talaga pupunta ay, konti, magbo 1+1 ka, bakit ganun na lang? Ano ba? Mm-hmm. Pwede naman sabihin ng nanay na, tapusin na natin ito mga anak, sige na, pagbatiin nyo na mga tatay nyo para matapos na ito. Oo. At saka, paano magiging maligaya ang mag-iina kung sa kabila ng ginagawa ni Dennis ay hindi rin nila binibigyan ng panahon? Correct. Diba? Hindi sila maligaya ng buong buo. Correct. Bagaman hindi natin alam kung ano yung tunay na dahilan kung bakit nga ba ganyan na lamang ang mga anak kay Dennis, makikita mo pa rin eh, diba? Kung ako kay Marjorie, kung may galit siya ng todo-todo kay Dennis, wala namang problema eh. Kim-kimin niya yung galit niya kay Dennis, pero huwag idamay ang tatlong bata. O kaya naman, kung tayo si Marjorie, sabihin ko ang dahilan para yung mga bashers tumigil na, ay, kaya naman pala. Diba? Hindi siya yung nababash. Eh, lagi niyo sinasabi, gusto niyo ba sabihin ko na? Oo. Diba? May mga ganun. So, paano? Lagi may pabitin. Grabe naman. Sigurong ang kailangan lang talaga, communication talaga. Makipag-usap si Marjorie Barreto kay Dennis. Cards on the table. Oh, tama. Alam mo ba kung bakit ganyan ang mga anak mo sa iyo? Tsaka ito nga, di ba, yung dalawa nga. Ito si Dennis at saka si Marjorie, di ba? Binawi pa yung apelyedo, di ba? Pinaalis. Oo, pinaalis. Yung Valdivia, pinatatanggal ni Julia. Pero natakot sila nung bash ng todo-todo, di ba? Doon sila nag-isip na naman. Oo, nag-isip sila. Yun, screen name Julia Barreto, okay lang. Pero yung kanyang apelyido bilang tunay na anak ng dalawa, hindi na nila pinatanggal. Diba? Sobra naman yun. Isipin na lang natin kung gaano kalalim talaga ito. Sobra. Nakakaawa lang si Dennis kapag ka tinignan mo ng biglaan. Kung ikaw ay huhusga din ng biglaan, parang asa kanya ang puso mo. Di ba? O kasi nagsusorry kasi. Pero once and for all, kung magsasalita si Marjorie ng kung ano sa palagay niya ang tunay na dahilan ba't ganyan kalayo ang loob ng mga anak nila kay Dennis, siguro mababalanse. Opo. No. Siguro kung iniisip naman ni Marjorie ayaw mong siraan dahil pangit siguro ang sasabihin mo, okay na yun para once and for all, alam na mga bashers na, ah, kaya naman pala ganun. Pero alam mo, sa tingin ko sa kanila dalawa, parang baliktad. Ano yan? Kasi di ba yung lalaki pa nagpakumbaba? Nagpapakumbaba. Ang babae ang matigas, ang ano, bato. Pusong bato. Di ba dapat, di ba sa ibang mga ganyan, di ba yung babae ang nagpapakumbaba, tapos yung lalaki, di ba yun ang nagmamatigas kung ayaw na talaga, di ba? O dito parang baliktad eh. Baliktad. Oo, parang yung lalaki pa yung suyo ng suyo. Kung diba? Biglaan ko rin huhusgahan yan, baka may dahilan si Marjorie kung bakit siya nagmamatigas. Di ba? Yun yun eh. Malalim. May hawak ito. May hawak itong alas para magmatigas ng todo at maging ganito ang sitwasyon.
Kaya nga hindi matapos ang usaping ito kasi matigas si Marjorie. Pero kapag lumambot na si Marjorie at nakipag-meet na siya sa gitna, matatapos to. Pero lumalaki ang kanilang mga anak. Oo. Nasa wastong pag-iisip na ngayon. Kahit ano pa ang gawing pang-brainwash ng nanay, makita mo isang araw, matatapos din ito. O kasi si Leon, di ba, nag-dialogue na soon. Soon. Pero may mga ano pa. Restrictions pa. Meron siyang hinihingi na sana wag mo nang ibahagi pa sa publiko ang kung ano mang nangyayari. Sana wag mo na kaming parang sinisiraan sa publiko, parang ganon. Pero ngayon nga kasi ang awa ay na kay Dennis ng ating mga kababayan, di ba? Kaya si Marjorie ang lumalabas sa kontrabida ngayon. Ay, ang sakit-sakit po ng mga salitang ipinakakain kay Marjorie. Totoo. Meron pang sa inyong magkakapatid nga, ikaw na nga ang hindi kagandahan. Diba? Oo, meron ganon. Ano yung sabi? Alam mo naman yung mga bakit, maano, di ba? Ma-personal. Oo, ma-personal yan. Simple, nakita naman natin si Gretchen, di ba? Ang ganda. Di ba? Si Claudine, di ba? Ang ganda. Tapos siya kasi kakaiba ang mukha niya. Ano ba ang mukha ni kasi, diba, Marjorie sa, para sa'yo? Oo, kasi yung sa akin, kasi pag inano mo sila lahat, parang hindi nga siya kapatid, eh. Kasi ang layo. Ano sa palagay mo? Teka, linawin natin ito, ha? Panibagong issue ito. Ilalagay ka naman sa vlog ni Batang Maynila. Sustain. Marjorie, ampun lang. Hindi kasi palagay natin, 'di ba, tatlong Marias 'yan, naglalakad, 'di ba? May iba pa silang kapatid na babae. May iba pang isa pa. Pero sa mga ga-artista, 'yung tatlo. Okay. Kasi pag umano 'yung tatlo, 'di ba, parang sabihin mo, pag ako ang buzzer, sasabihin ko, ano ba 'yang isa niyan? Bakit parang iba ang mukha niya sa dalawa? Bakit 'yung dalawa napakaganda nito? 'Di ba, bakit dahil saan kaya ito inano, ano pa tawag doon, pag pinaglihi, 'di ba? Hindi, sabi nga, di ba? Nabasa ko yun, eh. Mm-hmm. Ikaw, Marjorie, mukha ka nang ang siopaw na sumobra sa luto. Yung mukha mo. Hindi, may ganun talaga. Sundan nyo. Mabihilog kasi ang mukha ni Marjorie. Para ka nang ang siopaw na sumobra sa pagkaluto. Ang maldita mo pa. Para, siya lumalabas talaga ng kontrabida. Nakakalungkot. Pero ini-enjoy niya kaya yun? Ini-enjoy kaya ni Marjorie? Alam mo yung mga ganito, sa biglang tingin, akala natin masasaya sila. Mm-mm. Hintayin mo yung kapag nag-iisa na lang sila sa kwarto, tunog na lang ng aircon ang kanilang kasama. Ay. Lumalabas dyan yung kalungkutan. Oo. May kalungkutan talaga na uusbong dyan kasi hindi kumpleto ang kanilang pamilya. Oo, araw-araw yan may kaba, lalo na sa sitwasyon nila. Hanggat hindi natatapos yung usapin na to, may bukas pagkagising niya, ano naman ang harapin natin? May lungkot. Ang puso ay hindi nagiging masaya kapag kaganito. Iba yung planchado na ang lahat. Ay nako, makita mo, magiging maayos na sila. At sana nga, mangyayari yan hanggang hindi pa huli ang lahat. Yun ang nakakalungkot kapag may nangyari na. Napakaiksi ng buhay. Aanhin po natin ang pinakamababango, pinakamahal na bulaklak kung hindi na maaamoy. Aanhin po natin ang pagsasabi ng I love you, I'm sorry, thank you kung hindi na maririnig. Yan ang nakakalungkot. Huwag naman sana. Kantahan mo ang mag-iina sina Marjorie tsaka yung mga anak. Ano bang kanta ito? Siyempre kakatapos yan ng Together Again. Sasabi mo? Maganda yon. Maganda yung kanta. Kanta ng Gayan Pip. Ay, fairness, sikat. The lover this fall. Si Nanay Noranyan yan. Ay, oo. Together Again. Oh, my tears can't stop falling. The long, lonely night. Diba? Ituloy mo. Lalo nang binigyan mo siya ng problema. Ang ganda-ganda raw. Sikat daw. Title lang naman pala alam. Sinabi rin ang kumanta. Diba? Ako rin ang kumanta. Hindi naman ako singer. Ako, kaya kayang-kaya mo pala. Hindi ko nga kaya. Kaya sa'yo namin ibinibigay, eh. Ulitin mo. Together again. Alam mo, mahina. Walang power kasi yung together. Dapat may to. Mataas. Together! Ganun. Lakas mo. Lakas mo. Together again. Ayan, yan ang energy. All my dirt is just falling.
It's just pulling. Ano to? Pulling Luna? The long lonely night. The love is lonely night. When together. Okay. Isa pa. Take it to my heart. Take it to the heart. Okay, sana nga, together again. Oh, sana, di ba? Ay nako, ang susunod po naming issue, palagay ko ano to eh, paksyon-paksyon, ano? At talaga ito na yung mga meron na so fan base talaga na tinatawag. Kaya lalaki ito kapag hindi tinigilan. Ito po yung pinagtatalunan ngayon. Sino po ang may sabi na titulo lang ng Itbulaga ang pinagtatalunan ngayon kung kanino talaga dapat mapunta? Oo. Oh, oh. Aba, meron po tayong Jolina Magdangal at saka Julian San Jose na talagang pinag-aagawa ng mga tagahanga ang titulong Pop Icon. Ay, oh, oh. Ano sa palagay mo ang Pop Icon? Kay Jolina ba yan o kay Julian? Ay. Hindi, pero kung sa akin lang parang no comparison talaga silang dalawa eh. Ah, kasi at saka magkaiba sila yung panahon. Kung tingin ko kasi pagka nandyan pa rin yung artista, nasa kanya pa rin yung corona. Titulo. Oo, yung titulo na pa. Hindi naman nawala si Jolina. At saka hindi binili yan ni Jolina. Hindi hiningi yan. Kusang ibinigay sa kanya ng publiko at ng kanya mga tagahanga. Kasi hanggang ngayon, nandyan pa rin siya. Hindi na lang siya ibig sabihin na mabuti kung nawala na si Jolina. Simple sa kanya yung babae. Kung dapat yung mga ano naman ito ni Julian San Jose, maghanap na lang ng ibang titulo. Kaya naman, binago naman yung titulo niya. In fairness naman. Ginawa naman siyang limitless pop-up star. Ayun, pero kung physical naman, ang pag-uusapan at yung panahon ngayon, maiiwan si Jolina. Maiiwan. Tanggapin naman natin ang katotohanan. Panahon ngayon ni Julian. Okay, si Jolina at si Marvin. Talagang love team na matindi ito. Pang-komedya. Pop icon. Parang ganun, pop icon. Okay lang. Pero sa panahon ngayon, kung itatabi mo naman si Julian kay Jolina, may laban. Millennial itong Julian. Saka, maganda siyang magdala. No? Maganda siyang magdala. At saka, may height ito. Kabaligtaran nga kay Jolina. Diba? Kasi si Jolina, tanggapin natin si Jolina, parang matandang pinaliit. Maliit. Yun. Eh, si Julian, model-model. Pero alam mo, nung panahon kasi ni Jolina Magdangal, talaga yung tao parang naano sa kanya, lalo na yun na nagpauso sa ng mga hirpin, dito sa ibang kulang, kwintas. Naku, yung mga bata, talagang matagumpay yun. Di ba nagkanegosyo siya niya? Naman! Si Daddy June, ang nag-ano niyan. Talaga, ang mamit daddy niya talaga, naging matagumpay po yung negosyo na yun ni Jolina. Talagang kachang ka magpunta ang mga bata, naka-Jolina pin. Diba? At bagay naman sa kanila, di ba? Si Jolina nun, kahit iilan ang buhok, nakatirintas. Oo nga. Diba? At nagtagumpay. Pinauso diba? Niya talaga yung panahon niya. So, kanino dapat talaga yung pop icon title? Palagay ko, kung akong tatanungin nyo, para kay Jolina talaga yun. Yung pop icon. Ikaw na. Okay din po. Kay Jolina yan kasi may meron namang title. May title naman sa Limitless. Iba din yun. At saka, kapag ka ibinigay ng publiko sa isang personalidad, dapat irespeto yun. Correct. Tama. Kay Jolina yan. Correct. Yung pop icon na yan. Walang pwede aangkin yun. At saka, in fairness mo kay Jolina, sinabi niya, huwag niyong gamitin sa akin yan. So, siya naman inayawan niya na yan na binibigay sa kanya. Kasi nga, pero hindi, siya talagang nakikita ng mga kababayan natin na may kakaiba talagang katangian para maging pop icon. Eh kasi nga, nakisali naman itong si, ewan ko ba naman dito sa kaibigan ni Wendy. Oo, yung kaibigan niya. Ano ba pangalan ng kaibigan mo na yon? Naku, ano yun ha? Sino? Si Milay. Walang artistang Milay. Anong tama? Melay o Milay? Melay. Melay. Ano ba ginawa kasi ni Melay? Eh, siyempre, alam mo naman yun. Siyempre, kasama niya kasi si Jolina. Siyempre, saan sila magkasama? Sa isang show. Ano yung title ng show? Magandang? Magandang umaga. Hindi talaga. Magandang umaga ba yan? News. Magandang umaga, bayan. Magandang buhay. Pero magandang buhay ba? Kasi taklo sila dati. Umalis na ganyan. Sino yung isa? Yung nasa face-to-face na ngayon. Ano ang pangalan? Si Cora Estrada. Sino pumalit? Si Regine Delante. Alam naman niya. Magandang umaga, bayan.
Okay. Pero siyempre si Nilay, di siyempre sino ang kakampihan niya? Di siyempre si Jolita. Magkasama sila. Magkasama sila sa isang show. Kaya lang, binabas si Mela yan. Oo. Ikaw. Ayan, nagdadagdag ka pa ng gas sa apoy. Oo. Sinilaban mo palalo. Sulsul din kasi si Bakla. Ano siya? Taklesa. Oo. Kasi maganda puso ni Melay eh. In fairness. Nakikita ko naman na maganda puso niya. Kaya lang, taklesa. Walang garter ang dila. Para sa kanya, piro lang sana yun eh. Pero syempre, yung mga base, mapipikon kasi artista to artista, mga fans. Syempre, mapipikon yung kaya. Tsaka ka magsalita kasi si Melay, palibasa ay kapatid natin Bisaya, di ba? Parang lagi siyang seryoso. Alam niyo naman, si Julina talaga yan. Walang ibang title niyan. Siya lang talaga yan. Di ba ganon? So ang akala ng mga tao, nagsusulsol. Di ba? Matigas kasi ang pagkasabi. Matigas kasi ang pagkasabi. Paano ba magsalita kasi si Milay? Paano ba magsalita si Milay doon sa magandang umaga, bayan? Siyempre pag sinabi niya, "Oh, akin eh siyempre. Oh, Julina, sa'yo talaga 'yan, yung title na 'yan. Walang may makakakuha ng iba 'yan." Oh. So, parang galit na akala mo, galit po yung sa kanya, hindi naman. Ano, wala yun. Wala sa kanya yun. Oh. Kumbaga, nagpapakatotoo lang siya. Tsaka kaibigan niya si Julina, alam nga namang kapitbahay pa ang kampihan niya. Magkabahay sila, di ba? Pero ganun pa man, natapos na rin yung usapin na yan kasi talagang... Pinalitan na. Nagpaano na, niliwanag na nalang ni Julia niya, huwag niyo na akong tatawagin yan. Mabait yung bata. In fairness. Hindi naman credit grabber. Totoo. At may karapatan naman din na tawagin sa ibang pangalan. Magaling siya. No? Tsaka ganito man, pareho sila nag-benefit dyan sa issue niya. Pinagpistahan sila, pinag-usaman, at sa bandang dulo, parehong humble. Correct. Yan ang maganda doon. So, isasarado na natin ito. Kay Julina pa rin ang pop icon. At itong si Julian ay... Limitless pop star. Ayan. Parehong titulo pa rin po yan. At depende na lang yan kung paano lang itatawid sa publiko. Diba? Ayo naman, siyempre. Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino ba yan? Okay, siyempre po, mula sa pusong salamat sa ating mga tagatangkilik na walang kondisyon ng pagmamahal, DJ Chacha and Kuyang Ted Filon. Wow. Salamat sa inyo, sa suporta. Boy Zikaragay, Marichu Formacion Espiritu, Randy Balaguer and Mark Valencia, Mama Lydia, siyempre pa, Mama Anna Liaguno, mahigpit na yakap po sa inyong dalawa, Tita Flory Estrada, si Chef Anayu. Wow! Napakasarap na fried chopaw. Chef Nixon and Kim ng... ng ano? Kimson na... Sininang? Ang lapit, no? Pumunta ka na talaga kay Dr. Arnold. K-Pow? K-Pow! K-Pow! Food Sester! At syempre, Tita Dolor Guevara. Ayan, yung kahati mo. Kahate. Dadaling ka kay Dr. Arnold Salud. Yon. Na talaga, may kwentos Tita Dolor. Ano? Nagpa-check up siya kay Dr. Arnold. Sabi raw, Tita Dolor, pakisabi kay Tita Christy, yung mga kaklasiko sa Ateneo na nasa iba't ibang bansa na ngayon, nanonood ng SNN at CFM. Wow. Ako raw ba yung binabate? Dr. Arnold, hindi lang po pagpapaliwanag ng aming mga paningin ang nais namin ipagpasalamat sa inyo, kundi pati po sa suporta sa amin. Salamat po talaga. Ayan. At syempre, si Letlet Kokabo. Yes. Hello. Catherine Amos, ang reyna ng Sydney. And of course, the most generous woman of all time, Dunya Lily Chua. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sino ang magbabato? Eto na. Ang for today's blind item natin. Okay. Naku, ito, ang bibida rito ay isang aktres. Na kung saan ang aktres na ito ay talaga namang sumikat. Nagkaroon ito ng ira niya na tinatawag. Napakaganda. Napakaganda at pantasya ito ng mga kalalakihan naman. Super. Talaga. Super. Ibulong mo muna sa akin. Ayan na. Nakakasusog na kami ngayon. Ito ngayong babae, itong napakagandang mukha. Oh. Naku, nakakalungkot pala ang nangyari sa kanya. Hindi naging maganda ang kanyang karanasan sa kanyang paglagay sa tahi. Oh. Sa ibang bansa ito. Sa ibang bansa ito na nirahan na yun, yung nag-asawa na siya. Kaya alam, hindi pala sa kabila ng kanyang kagandahan, ha? Nagulat ako. Sa kabila ng kanyang kagandahan, may pangit palang nangyayari sa kanya. Ba't ganun ang buhay, ano? Oo nga, kaya nga, parang ang hirap ibalita kasi taliwas sa ibabalita natin sa itsura niya. Kontra. Na ito pala ang nararanasan niya nung nag-asawa siya, ano na. Hindi pala siya itinutulid na parang
asawa. Parang kaya ng asawa. Katulad na? Yung bakit? Sa mga apet, katulad na lang nito. Parang nararamdaman niya na parang di man proud sa akin itong asawa ko. Oh. Kunwari, meron sigurong affair ang pamilya niya. Yung mga affair sa partido sa babae. Mm-hmm. Pupunta sa ibang lugar. Mm-hmm. Hindi sumasama ang asawa. Hindi siya sinasamahan. Ay, hindi sinasama. Eh, pagka naman pupunta yung parientes ng babae sa bahay nila, umaalis siya. Ay! So, iniisip ng babae, ano? Lungkot naman yan. Maganda naman ako. Oo. Maayos naman ako. Ano ang problema? Ito na, pakiramdam niya, parang hindi talaga nagtugma ang mga stars. Nasabi lang nag-asawa siya, pero walang asawang per se. Alam mo yung mataturing na asawa ko yan. Paninindigan. Paninindigan ko yan. Asawa ko yan. Inasawa ko yan dahil mahal ako. Ay, may alam akong kwento tungkol sa kanya. Ano yung mga pamangkin niya pag pumunta siya sa reunion. Diba, tita, you're married. Where is your husband? Ay, he doesn't come here. Yung mga ganon. Di ba nakakaya sa party niya? Kahit anong pagtatakip niya, wala na. Hindi niya na matakpan sa sobrang dami ng mga okasyon na hindi sinisipot at hindi nakikisalunguha itong dating asawa niya. Kaya siguro na ko si Tito Manny Garcia, kabisado ito. Ito pa. Ang nakakaano doon, nakaka-drain doon, isipin mo, maganda ako. Oo. Ang ganda-ganda niya. Super ganda siya. Ang ganda-ganda ko ni lahat ng lalaki makakasama ko, aakbayan ako para iparada. Yes, correct. Pero itong napangasawa niya, teka, baliktara. Trophy girl ito eh. Sa mga kalalaki yan eh. Nakunay, sabi ko nga sa inyo, nakilala ko nga ito nung naging bisita nga. Diyos ko, ang ganda. Pag walang make-up. Lalo na pag walang make-up. Pero ganun pala inabot niya. Kaya nakita mo, dahil sa ganun, hindi nagtagal. Nakaalma siya doon. So, failure pala ang love life niya. Oo. Sayang naman, ano? Gusto mo bang ikaw magbigay ng clue? O hahanapan niya ng clue sa iba't ibang bansa? Naku, mukha naka-ready. Naka-ready si Wendell, nanay. Ganun ba? Pahirapan natin. So, ibibigay natin sa kanila ang clue. Naku. Ayan, naku. Ang dami-daming pangalang bansa ng kanyang. Ay, marami. Unang letra. Sa unang letra lang eh. Tsaka sikat yung pangalan niya. Ay, oo naman. Pwede siya umalik. Ano yun eh? Oh. Pag nandun ka, parang ka nasa Wonderland. Ayun na! Ayun na! Diba? Okay. Ano unang letra? Parang magandang clue yung ginawa mo. Oo, napa! Sige, go! Ay, hindi. Siyempre, dadaling ko siya sa ano. Sa magandang bansa. Saan? Oo. Itong bansa na ito, eh, parang may 54 state. 54 state? Ay, pinag-isip mo talaga yung mga viewers. Oh. May 54 state ito ang bansang ito. Okay. Oo. Pero ito siya, dahil 54 state, pero isang ano siya? Anong matawag doon? Isla. Eh, isang isla siya. Mm-hmm. Oo. Ay, alam mo, pinag-aralan niya talaga geography. Oo. Oh, sabi ko sa iyo, nakahanda siya. Geography talaga. Hindi, the most powerful talaga ng bansa ito. Okay. Kaya yun ang unang litra ng kanyang pangalan. Okay. Bahala na. Yung sumunod. Nako, yung sumunod. Nako, mas matindi ito. Oo. Ay, kasi mag-geography yan ang very, hindi, very high. Hindi magpapatalo ito. Ay. Talaga? Oo, pinapatay nila. Ay! Sobra naman to. Kalaban niya. Killer country naman oo, sila. Oo, kasi itong powerful na bansa, ito yung kalaban ng powerful na bansa. Itong bansang ito, grabe ito. Diba? Parang mali naman ang geography niya. Hindi, bandang ano ito eh, bandang... Iyan mo nga sa akin. May mas matapang dyan. Ay, may mas matapang letter niya. R. Ay, oo. Pero ito, maano din to eh, diba? Oo, pero hindi pinakamatapang na bansa ay, yan. Ay, hindi. O, pero ibig sabihin, yung the most... Hindi. Kasi mas matapang yung letter R. Hindi kasi yung the most powerful, pag pumunta doon, talagang hindi maobra doon sa kanila. Hindi lalabas ng hindi, buhay. Oo, hindi lalabas ng buhay doon. Yung pangatlo. Ay, ito mas matindi din to. Mm-hmm. Sabihin na naman niya, bansa na may pinakamalaking population. O, diba? O. Hindi. Baguhin mo naman. Baguhin naman natin. Oo. Asia lang. Asia lang. Ayan. Ito. Itong bansang itong pangatlong litra. Ito ano ito. Parang doon pa kaya nagsisimula yung mga ano. Yung. Sinabi ko nga yung malaking population na yun eh. Dapat iniba mo na. Bakit? Nakakita ka ba sa Indonesia ng. Sa Amerika. Hindi. Ay, hindi ba yun? Hindi tribu yun. Ay, hindi ba tribu
yun. Sana sinabi mo, may pula sa gitna ng kilay. Ganon. Diba, oh. Gitna ng noo. Gitna ng kilay. Oh, diba, ganon dapat. Diba, parang isang tribo, diba, na oo, diba, gumagano. Ikaw, alam mo, ligaw na ligaw siya. Niloloko niya tayo na yan. Okay na yung sa une. Eh, yung apelido, meron bang katulog ito na dating pangulo ng Estados Unidos? Ay, oo! Talaga? Mayroon! Mm-hmm. Pero palitan niya lang yung unang litra. Nang? Nang letter N. Ayun! Oo! Tama! Magaling to! Ay, nako! Ano ba kasi dapat gawin? Nako, naligaw na po ba kayo? Balik-balik na po kayo. Mag-subscribe na po kayo para makabalik po kayo sa kwentuhan natin. At mag-like, mag-share at isama niya rin po ang Rommel Chica Network ko. Salamat po! Direct Beverly Berhel, mag-iingat ka dyan sa Toronto, Canada. At maraming salamat sa pagpapaabot sa amin ng balita tungkol sa namayapang si Patrick Guzman. Ay, oh. Okay, nakikiramay po kami. Okay? At syempre, wala kayong dapat gawin kundi hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At syempre, ito yung pinakausap namin at siyempre sinasabi namin sa inyo na don't skip it. Ano? At siyempre ito yung tinatawag na short ito yung Showbiz Now Now Official TikTok. Ay nako, sigurado po kami mga kachika, humahalakak na naman kayo ngayon kahit paano po sa maliit na prosyento sa sasandaling panahon na pasaya namin kayo sa kabila ng inyong mga iniisip na problema at kalungkutan. Maraming salamat, Rommel Chica. Salamat din po, Nanay Twendo. Bari ko to! Salamat sa iyo. Nag-iisip na lang siya. At saka, napakaseryoso. Maraming salamat. Parang opening. Hanggang sa susunod na sultada po ng inyong programa, ng aming programa. Programa po nating lahat. At ito po ang Showbiz Now! Wala!